Hi, hello. Meron naman tayong naipon na mga reviewer mula noon hanggang ngayon. Ito ay sa pagsisikap ko din na magkaroon ako ng mga reviewer kasi nga nung time na yun ay inisip ko na talagang dapat akong umuwan ng civil service examination. And by the way, so lahat ng mga reviewer ko talagang sa ngayon, hindi pa rin ako nakapagsimula pa ulit. Kasi nag-ibon pa ako. And dati nasabi ko nung nag-review ako, pero paunti-unti, then hindi talaga wala sa focus. Ngayong May 2019, ngayon ay 22. And so, talagang sa awa ng Diyos, sa pagtitiyaga, sa pagsisikap na magkaroon ng mga books, talagang ginawa ko talaga. And may mga NKI, may mga Xerox, may mga test, merong national achievement test reviewer, national ano pa, NKI, meron dito ang Philippine Educational Placement Test. So, yun lang. So, may mga pang grade 6, pang grade 3, may second year, mayroong any reviewer na talagang sinikap ko talaga magkaroon mula high school, tapos may mga ako nun pa. And ipakita ko sa inyo, guys, to din. Sana, napaka-love ko talaga yung books. Siguro, nung hindi naman talaga ako ganito eh. Na, mayroon talaga isang tao, at saka yung taong yun, marami pa siyang kaibigan na talagang matatalino yung naging kaibigan niya. And napapalibutan siya ng mga taong mababait. And nakasama ko din siya. And salamat sa kanya dahil pinapatulog niya ako sa bahay niya, sa trabaho niya. And malaking bagay yung na-impluwensya na ako nito. And thank you sa iyo kasi nakakagamit ako ng computer sa kanya. Nilibre niya ako ng pagkain. Tapos may mga sinishare siya sa akin kaalaman. And thank you sa iyo talaga, Diego Tania Franca. And talagang siyempre, hindi naman ako ganun katalino. Talagang, iba pala kapag na-influensyaan ka. Iba yung na-influensyaan ka ng tao. And nakikita mo yung, kahit yung matalino tao, nakikita mo yung ginagawa niya. So, tapos sinishare niya. Talagang may influensyaan ka talaga. And siyempre, dumating yung time na na-depress ako, na anxiety ba, ganun. So, dumating sa punto na talagang parabang wala ka ng ganang kumain. Andun na yung time na depressed ka na, wala ka ng pera, wala ka ng trabaho, iniwan ka ng asawa, tapos wala kang natapos na pinag-aralan, high school graduate ka lang, tapos hindi ka na makakabili ng mga damit, tapos mahirap pa yung pamilya mo, tapos lagi pa nag-aaway yung mga magulang mo, ganun din yung mga kapatid. So dumating tayo sa ano na, tapos chichismis ka pa, may edad ka na, walang ayuda ng magulang na, oy, anak, mag-aral ka, o magsikap ka, ganun ganun. So hindi wala akong role model. Then dumating sa point na kailangan mo talagang kailangan mo talagang gumawa ng paraan. And thanks sa God kasi dumating sa punto na kahit meron kasing tao na yung iba bilang umangat, talino, merong nauna, merong nasa gitna, sa middle lang, meron naman yung latecomers. Mga latecomers yung ako, may edad na ako, tapos huli na ako. Iba pa kasi yung pagkakatawag, iba yung pagkakatawag na na-influensyaan ka talaga. And thank you talaga sa, kung dahil, ipapasalamat ako sa mga taong nakapalibot sa akin, na nakatulong sa akin. Especially yung nag-aaral ako nung nakatapos ako ng ng scholarship ng kay Gloria Arroyo, tapos yung lahat ng mga sinikap ko, 11 years na nagtiyaga ako, 11 years na pag-alagala ako sa kalye, 11 years na nag-aaral ako sa manpower, nag-aaral ako ng iba't ibang training,
kung saan saan. And naghahanap ako ng tao na makaka-influence sa akin, na magtuturo sa akin. Nag-aral ako na makinig. At saka akong makinig ng mga lesson, mga seminar, mag-ipon ng mga books. Lahat yan, inipon ko talaga. And salamat din sa mga nagbibigay ng mga exam. Ang hirap makaipon ng mga maraming books. And I love kasi ako ng mga books. Ngayon at noon. Then, talagang, siyempre, dumalis punto na. Ang baba ng tingin ko sa sarili ko kasi English, mahina akong bumasa. Math, mahina ako. Filipino, okay pa ako dyan. Values education, okay pa ako dyan. Yung ibang mga major subject, talagang hirap na hirap ako. And, nagtsaga akong, nung high school ako, tsaga akong huwag ga-absent, pasok lang, nangungopis mga klase, tapos hindi makapag-recite. Kasi nga, iba yung mundong, dunaw sa mga magulong pamilya. Tapos yung hirap na hirap ka pa, tapos talagang nakikita ka lang sa mga kamag-anak, ang hirap makisama, ang hirap itaguyo yung sarili ko. And, alam niyo, buhay, pahiram lang tayo. Hindi ka habang buhay na para bang wala kang purpose, wala kang gagawin. Meron pala. Nung nakita ko yung sarili ko na para bang down ako, para bang dumating sa punto na hindi na ako, para bang chichis ka, tapos hirap kang lumabas ng bahay. Pero nung unti-unti ako nag-aral sa mga learning center, na nakaipon ako mga diploma, mga certificate, training, alos talaga nagdagat, and influence na rin ang kaibigan. And talagang kahit ito, initong ko talaga to, and thanks talaga. So, meron akong gantong exam. Yan. So, NKAI, reviewer to. Yan. Then, talagang pag-itsagahan ko siya. May mga sagot naman to, nasa huli. Tapos, ang dami niya dito. So, sa NKAI na to, talagang basa English talaga, may iba-iba. So, talagang tsaga-tsaga lang talaga. Mga ganyan. Talaga salamat dito. And, National Achievement Test Reviewer din siya. So, second year naman to, pang second year. Yan, meron din ako nito. Yan. And, medyo basa pa siya, pinapatuyo ko na lang. Second, third edition siya. Ito naman ay, pang ano nga ba to? Tapos, meron din to. Ito naman, pang grade 3 naman siya. Yan. So, National Achievement Test, pang grade 3. Yan. So, nabasa din siya. Tapos, ito naman, pang high school naman to. NKAI. Yan, pang high school to. So, may math, marami din dito English, may science, may pat, may mga ganito. Yan, NKAI naman to. High school to. Ito naman, NAT. Po, grade 6 naman siya. So, basa lang basa. So, ang dami ito. Tapos, meron din siyang, tinatawag din siyang PE, PET. Yan. Yan. So, basa ng basa. So, lahat ito, mga reviewer. Then, meron din akong ganda. Yan. Check your own IQ. So, malaking bagay din sa akin to. Tapos to, talagang tinagipunan ko talaga siya. Itong reviewer na to, meron dito yung sa civil service, meron dito yung pang bachelor, meron dito yung entrance exam, meron dito yung APCAT, yung APCAT nga ba yun, pang UP, yun, talagang inipo ko siya. Tapos meron dito yung pang computer technician, yan, marami to, talagang inipo ko talaga siya. Tapos talagang pektsagaan ko siya, ginastosan ko siya. Tapos meron dito yung English, yan, may grammar, tapos may computer, may civil service. Talagang saga ko to, inipon ko talaga siya. Tapos, nagpapaserox ako, nagpapaprint ako.
talagang ano. Tapos may iba pa itong ano, ito, ito pa guys, yung ano, yung mga NSTP ko. Tapos ito, ito national, ito. Yan, examination din siya. Ito, Cyber Service yan. 165 bang siya nito. Tapos ito naman, hindi ko alam kung magkano ito. Yan, may mga exam din siya. Marami. Yan. Yan. And, NK din pala ito. NK. NK din siya. Tapos iba pa itong mga pinaserox ko. Yan. Yung mga drawing din dito. Abstract. Yan lang. And, talagang ano, talagang tsaga sa pag-iipon. Kailangan mag-focus na ako sa reviewer para makapasa na ako ng civil service. And then, makapagtrabaho, karoon ng permanente. And yun lang. And sa, matupad ko yung pangarap ko na maging pumasa ako sa exam and makapag-apply ng trabaho. Yun lang ang masishare ko. Talagang nagtsaga ako sa buhay. Hindi dahil sa pag-stick-up kasi yun yung mga mimitig yung pangarap sa buhay, napakahirap ng naghahangad ng edukasyon. Pero alam niyo pa, ang bungan to, napakatamis. Yun lang masasabi ko, and God bless you po sa mga panood ng vlog na to, ng video ko, and sana, ano, maging, kasi iniisip ko kasi, kapag talaga yung utak mo, mga wires, mga kuryente, yung utak, may left and right yan. So, kapag ano, pag yung information lang, may nakapagturo sa akin ito eh. Hindi ko lang siya ma-explain ng yung sistema ng utak. Talagang kailangan ano, nung napainyo ko yung ano, yung sabi ni Doc Willie, oh, may paraan naman talaga eh, basa ka lang ng basa. Tapos may mga pagkain dapat mong kainin, may mga preparation ka na dapat mong gawin. Tapos meron kang mga dapat na gagawin sa buhay. Yung plano mo, yung goal mo, magtatagumpay talaga eh. Walang imposible talaga kapag gusto mo talagang pumasa. And walang imposible kapag naghahangad ka talaga na tama sa buhay mo. Kung ano yung dapat mong gawin. Kasi oras na wala kang ginagawang information na nilagay sa utak mo. Zero. As in zero knowledge. Mahirap. Kapag sabi nga, pag yung utak mo may mapurol, may hirap ng hasain. Oo. Parang ano din eh. Yung mahina ang utak, may paraan para maging matalino eh. Basa ka lang, mag-aral ka lang. Pero yung wala ka talaga, yung bawa tanga. Sabihin natin yung mga ganun. Yung mahirap ng turuan eh. Kaya ako nun, ano, sa experience ko, sa dumaan sa buhay ko, naging masinip lang talaga ako sa gamit. And, yun lang ang masasabi ko. And, siguro, blessing na rin kasi, ang lahat naman ng bagay na meron ako, hindi ko naman to biyaya lang sa akin ng nasa taas kasi pinagkaloob niya sa akin to. And, sa lahat ng tumulong, nagtulong sa akin, nagpaaral sa akin, nagtyaga sa akin, nakatulong sa akin, hindi ko po makakalimutan yung mga taong yun. And, kilala ko po sila. Sa pangalan, hindi ko lang po sila i-sasin. Siguro sila yung mga dapat kong pasalamatan. And, of course, siyempre yung nasa taas na tumulong sa akin na siyempre yung paglalakad, pagtsatsaga, yung pagpasok, yung gabay, yung wala akong kabaon-baon, nakikisama ako sa tao, sa mga classmate ko, makaraos lang ako, ang hirap nung yung kung saan ka makikisiar, ang hirap nung saan ka makikiangkas ng motor, tricycle, jeep, diskarte lang talaga. And ginawa ko yon para lang makaraos lang ako at makakamit ko lang yung hinahangad ko mga certificate, yung mga training, yung pagsisikap ko sa buhay ko. And yun lang po, and sana mayroon po kayong napakinggan niyo po ito, napanood niyo po. And thank you so much sa mga kapatid dito. Yun lang, and God bless po.